Nananatiling nakasara ang poultry farm na ito sa Barangay Parada sa Santa Maria, Bulacan. Ito'y matapos kumpirmahin ng Bureau of Animal Industry o VAI ang mga kaso ng H5N1 o bird flu sa naturang manukan. Ayon kay VAI Assistant Director Arlene Bichaco, agad na nagpatupad ng precautionary measures ang ahensya para maiwasan ang pagkalat ng virus. Kabilang dito ang pagpatay sa nasa 17,000 mga manok sa manukan sa Santa Maria, Bulacan. We're talking of itong kaso natin sa Santa Maria, Bulacan. Right away po, kasi ang ating protocol, aside from yung culling or depopulation, immediately we conduct yung 1-kilometer surveillance para po malaman natin kung nag-spread ba yung infection. But we have finished the 1-kilometer surveillance and we are still awaiting for the results. Lab results. Tiniyak naman ng ahensya na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil kontrolado na ang naturang outbreak. Simula noong January 2023, 6 na mga poultry farm ang nagkaroon ng outbreak ng bird flu sa buong bansa. 2 dito ay sa Pampanga, tig-isa sa Cagayan Valley, Sultan Gudarat at Manila na pawang nag-aalaga ng pugo, pato at panabong na manok. Sa inisyal na investigasyon, ahensya, posibleng nagmula ang virus sa migratory birds. Di ba period ngayon ng migration ng birds? So that could be a factor, especially malapit din naman siya sa Pampanga. Payo naman ng isang veterinarian sa mga may manukan. Encourage namin yung mga farms na i-bird-proof yung kanilang mga kulungan, no, para maiwasan yung pagsasalamuhan ng wild birds natin doon sa kanilang domestic flock. No, ibig sabihin, lagyan nila ng net or kulong nila ng isarado nila yung mga kulungan para hindi mapasok yun ang mga ibon. Hinihimok naman ng VAI ang mga may-ari ng farm na agad i-report sa kanilang anumang mortality o pagpatay sa kanilang mga alaga para mabilis na maites at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.